lugar na yun, sa kalikada. Dito po yung mga friends ko. Good day, everyone. We are the students of Rosario Ocampo Elementary School, in short, ROES. Oh, before I forgot, we would like to introduce to you ourselves. I am Megashine Ruth de la Paz, I'm Sailing Macy Rosa, and I'm Angeles de la Rosa. We're just going to get some suggestions from some people about our topic. So let's start! Ano po yung masasabi ninyo tungkol po sa proper waste disposal? Pagka ang basura, ang tao ay pag-usapan mo ng nahon na ang basura nila ay dapat lagay sa tamang lagayan. O kung wala naman, may plastic bag doon lagay para malinis ang basura. Eh yung disiplina naman po ang pag-disiplina sa mga tao, yung basura nila, huwag ikatalat ng mga nangalaman ang aso, sana matis pa ng aso para hindi ikatalat ang kanilang ano po yung palimitang basura na kukuha dito sa araw? Ang nakuha namin, yung sa highway, so, yung duwawalis namin, tapos meron na nagsuyo na pagilagay ng basura matapos lang sila. Ano pong masasabi ninyo sa mga pangkabuhayan dito sa Taytay? Kasama na po roon ang pananay. Magandang malakali itulong ng pananay sa kabuhayan ng mga taga dito sa Taytay, hindi lang taga rito sa Taytay, kahit sa ibang lugar na dumadayo dito para manahi. Kasi bukod sa ito yung pinakamalaking log, ito yung may pinakamaraming tahian at bilihan ng tela dito sa Taytay. Mura pa yung mga bilihin na pagay ng mga tinatahi namin, mga short, mga damit na ano. Paano po nakakabuti sa lipunan ng inyong serbisyo? Kagaya nun, kami yung nagpo-provide ng mga murang produkto, mga damit, paninda, para ibenta sa palengke, sa mga tiyanggi, tsaka hindi lang dito sa Taytay, kundi kahit sa Kamaynilaan, sa amin nagagaling yung mga damit na itinitinda nila. Ano po ang epekto nito sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay? Malaking epekto bukod sa nakakatulong sa pamilya ko, sa pang-araw-araw namin pangangailangan. Maaari po ba rin nakuha ang ano po ang inyong reaksyon tungkol sa mga lumalabag sa batas natin? Hindi talaga ba yung baso na lumalabag? Yan, naman. Hindi ba kasi sumusunod sa batas natin ito? Kaya na sila nabawal. Ano ba sila? Nangitulipan ko sila sa pagkawa ng paglabag sa batas natin ito. Ano po ang inyong payo upang maiwan sa pagpapayag ko lang. Lalo sa mga sila sa batas natin ito. Kalsada, dapat hindi sila mamasada. Bilang taxi driver, ang pwede na ako. Ang pwede na sa kapita, sumunod sa bakas trapiko. Ano pong
isa, kasama na lang magulang. Tapos, yun sila sumusunod sa tamang tawiran. Ang dapat gawin nila, hanapin nila yung tamang tawiran para matiwas ang disgrasya. Lalo na kung may mga kasamang bata. Maraming salamat po. Maraming salamat din.